social distancing kaya ganyan. So, yes. Wala na dito malapit sa atin. Guys, pauwi na po kami galing Malabon. Pupunta muna po kami ng Ayala Mall, Manila Bay para kumain muna ng lunch. Tapos, kasi gusto niya rin mag-dessert. Nakasama ko doon, kaya doon na lang po muna kami kakain. Tapos ngayon, gusto kong puntahan kasi yung new brand dito sa Ayala Mall. So, tignan ko lang kung maganda yung mga binibenta doon. Wala masyadong tao, tsaka hindi pa masyadong puno kasi itong mall na to. Marami pa talagang hindi nakabukas. Guys, so
maganda yung jiggles. So ano siya, parang souffle pancake siya na super lambot. Tapos may chocolate siya na parang jelly sa taas. Tapos may chocolate na, may chocolate siya na syrup. Yeah. Saan lagi yung simula ng... Ang ganda rin ang presyo. Hi, sir! May palak pa ka! From Dan. Again, over at the box video. So let's start with the one from God. So this one, and then I said, okay, let's buy it. So let's try. Ang gagawin sa kanya, no? Ang gagawin ng regalo sa kanya. This is rich! Kain muna tayo, guys. Ayan, dami ko ng ice cream. Lataas para sa lunch ko. Para sa lunch ko yan. Okay. Good morning, guys. Hindi ko na na-haul sa inyo yung mga napamili ko dun sa Low Brand tsaka dun na dun ako sa BGC. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo yung mga interesting items na nakita ko. So, ngayon, iunahin ko muna yung nabili ko dun sa Full Book sa BGC. Actually, kasama ko na rin sa haul. Pero hindi po ito akin, pero... Ano to, yung sa friend ko si K. So, ayan, ang cute nung keychain na to. Sayang di ko nakabili. So, nakalagay yung date siya po. So, ayan. May message sa likod. Ayan. Naiwan niya to sa akin eh. Ang cute pa naman. Pero yun. Panakita na lang tayo. Babalik ko sa'yo. So, ito po yung nabili ko sa Fully Book. Ang tawag dito is Burn After Writing. So, yung mga nakalagay po dito is anything na about sa life. Life ko, ganun. Tapos, sasagutan siya, sinasagutan siya, ganyan. So, ayan, the past, tapos meron future, may ganyan. Tapos, meron siyang mga, nakalala, like, the hardest thing I've ever done, if I could do it all over again, mga ganong, ano, mga messages, ayan. Feeling ko, therapeutic to, kaya ako siya binili. And feeling ko, nakakabawas din siya ng, ano, ng heaviness sa feeling. Lalo na ngayon na hindi nga ako mentally okay, so... I think makakatulong to sa akin. Ayun, the last three years of my life, yung mga ganyan. So, ayan, choice mo naman siguro kung talagang ano, kung buburahin mo ba to, ganyan. Kasi sayang din naman, di ba? Pero, depende na kasi sa'yo eh. So, ayan, sa huli niya, Burn After Writing. Tapos, bahala ka na kung susunugin mo siya, hindi. So, lalagay ko na lang yung mga links sa description box para kung saan nyo to mas... accessible mabibili. Pero sa Fully Book, meron po nito. So, next po doon, papakita ko sa inyo yung mga nabili sa No Brand. Ayan po siya. Sa Korean po siya na store. No Brand siya, pero yung brand niya is No Brand. Does it make sense? Pero yun nga, papakita ko muna sa inyo. Ito nabili ko, nakasilip ito. So, sana masarap siya. So, ano siya? Peanut caramel corn. So, ayan. Ito, kasi mahilig kami sa mga medyo
medyo matanis na may na medyo crunchy. So sana lang, sarap siya. Ito, bumili ako ng bonggang tissue kasi ako yung tao na hindi ako mapubuhay na walang tissue sa kwarto. Talagang ano, gamit na gamit talaga sa akin. Tapos ito, 230 sheets na siya. Tapos ang dami na niya. So ayan, cute pa nung ano, nung art niya dito. So nilalagay ko kasi siya sa ano, yung case ng tissue. So ganun. So na doon is yung exfoliating towels. Ayan. Nakakagamit na ako nito dati. Talagang tanggal talaga yung mga ano, yung mga libag, ganyan. Everything, lahat ng mga lumi sa katawan, natatanggal talaga nito. So natuwa talaga ako nung nakita ko to. Ito tatlo na agad. Ang mura lang nito nung nabili ko doon. Kaya okay siya. Next ko is, may nabili po akong mask. Ayan. Kalagay dito, hindi ko maintindihan masyado, pero nakalagay 20 days. So mask po siya. So lalagay ko na lang siya sa ref. Kasi mahilig po kaming gumamit ng mask before matulog. Kasi talaga, nakaka-relax kasi talaga siya. Tsaka maganda talaga siya sa skin. Ito, curious ako dito kasi ito po ay yung chocolate chip cookies. Hindi ko alam kung gaano kadami nakalagay dito sa loob, but 400 grams po yung laman ng isang ganito. Tapos, ang cute na kasi may lalagyan na siyang ganito. Ayan, may paganito, ayan. Hindi ko sinasabing masarap lahat na nandun porket ano, porket galing ibang bansa yun. Pero kasi, wala lang, curious lang kung ano yung masarap talaga doon. Kasi nung pumunta kami, medyo marami rin tao nandili. So, medyo babasagit kasi yung mga nakalagay. Napakita na sa inyo. Ito po yung Japanese nuts. Ayan, actually hindi po mahilig sa nuts. Ang kumuha po nito si Patrick. So ayan, mahilig po siya sa ganyan. No brand na chocolate. Yan. So ito, hindi ko rin alam kung sarap siya. Pero ano, nakalagay dito is milk chocolate siya. So ayan, 100 grams yung isa. So, ang mura nito guys doon. So nakalagay made in France. Oh, good luck. Sana nga masarap to. Ito yung makeup cleansing tissues ng no brand. Ito, nakakatuwa to kasi hindi siya ganun kamahala. Tapos, ang dami na talaga niya. Ang dami. Mas ang cute din ang packaging. Wet tissue din. Yan. Pag nagka-travel outside, kung saan pumupunta, di ba, minsan kailangan natin magugas ang kamay or natapunan ka ng kung ano-ano. So, ayan, kailangan natin ng wet tissue. Sunod doon, ito talaga, happy ako dito. Ito po ay dill. Ayan, na may konting spices. Actually guys, mahilig po ako sa pickles. Kinakain ko po ito ng ganito lang. So, ang sarap po talaga. Even yung juice nito, minsan iniinok pa. Ganun po ako ka-addict dito. Talagang parang ginagawa ko siya parang apple, ganun. Gusto ko kasi yung crunch niya, tsaka yung asin na. Nakakasin na ako, tignan mo. Kasi, dinidescribe po pala yung pickles. Kasi talagang addict ako dito. Sunod po doon is yung apple juice na nakita namin doon. Eh mahilig kasi kami sa High C, yung sa Burger King, ganyan. Kaya talagang kumuha agad ako nito. So yun, everything na nabili namin sa no brand. So totoo lang, tama na yung presyo niya. So parang may S&R feels yung pag namimili ka doon. Pero hindi kasi ganun kalaki yung store. Kaya feeling ko, bitin pa yung mga products na nandoon. Pero sa totoo lang, napakadami nilang ramen, ang dami nilang chips, cookies, ganyan. So ngayon guys, dahil tapos na akong mag-haul, pwede na akong actually gusto ko maligo din. And after ko maligo guys, mag-work na po ako kasi work from home po ako ngayon. Tapos i-check ko na rin yung mga clips na nakuha ko para sa aking vlog kasi kailangan ko na po talagang alam mo, matagal na rin po kasi nire-release ang vlog. Kaya hindi ko ang unproductive ko po. But unti-untiin ko po yung sarili ko na makapag-vlog po ako ulit. Sa totoo lang guys, hindi ko talaga sobrang pinipilit na makapag-vlog ako kasi syempre, kung hindi naman ako mentally okay, ba't ko naman pipilitin, di ba? Kasi for the longest time, talagang pinipilit ko lagi na to achieve something na everyday, na may magawa akong something na papunta ako dun sa goal ko or basta, it makes me happy gagawin ko. But, yun nga, hindi ganun kadali para sabihin na wag ako masyado mag-isip or hindi ko mapilit talaga yung sarili ko na to do the usual things na ginagawa ko. Kasi nga, I'm not okay. And okay lang naman na hindi maging okay sometimes, diba? But,
yun nga, dahil sa mga commitments and yun nga, yung work and yung mga nangyayari sa paligid, alam mo yun, wala kasing pause pagdating sa ganito. And matagal ko na sinasabi sa sarili ko na hindi ko alam yung ibig sabihin ng stop. Ano ba ibig sabihin ng stop? Hindi ko alam. Kasi para sa akin, tuloy-tuloy pa rin. Kahit na may mga araw na hindi ako okay, tinatanggap ko na ganun. Pero may days talaga na parang feeling ko nilalok ko yung sarili ko, ganun. And ito nga, nagka-try ako ng mga bagong bagay. Pinapakita ko po yung kung paano po ako everyday or hindi mas sa everyday but yung mga nagagawa ko sa isang linggo or sa isang month, ganyan. Try ko talaga yung best ko na ituloy-tuloy ko yung mga proseso para papunta dun sa dream ko talaga. So, ang dami ko ng hanash, mag-aayos na po ako, and mag-work muna tayo. Ano mga jig ngayon? Dapat bumulis ang net? I have no idea. Okay na yung love ko. Meron pa rin, pero... Since wala po kami masyadong workload, pag-work from home po, nag-aaral lang po kami ng mga pwedeng makatulong po sa ginagawa po namin work sa office. Ginagawa ko po yung mga commitments ko sa vlog, yung mga request sa mga products, ganyan, yung mga kailangan masabi sa vlog, ganun. And yung mga nire-review ko naman products, guys, is ini-make sure ko na talagang nare-review ko maigi yung mga products. Talagang sinusubukan ko siya. So, ito po, yan yung mga ganyan, yung mga information na kailangan talagang nasasabi sa video. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng buga ka lang ng buga information, di ba? Kailangan kasi meron kang flow kung ano yung magiging takbo ng video mo. So, ayan yung mga kailangan nila for influencers and so, ano naman, mga simple questions lang. Ang ayaw ko lang naman yung mag-i-impose sila na kailangan sabihin mo maganda to, ganyan. Kasi syempre, i-re-review ko nga eh. So, hindi ko talaga sasabihin kung na maganda ito, pero hindi naman pala talaga maganda. Ito, nagawang ko na kasi ito ng notes. Isa po itong Glutathione product na maganda po siya. So, ang ginagawa ko, nag-jot down po talaga ako ng notes, ayan. Tapos yung bawat ingredient, nire-research ko siya. Tapos, syempre, medyo re-reviewing ko siya bago ako mag-film. Parang nag-aaral na lang din ako. Parang nag-aaral ako ulit, gano'n. Tsaka na-entertain kasi ako sa mga different ingredients sa mga beauty products. Kaya very interested din ako yung pag-aralan siya. Kaya talagang pumapasok agad sa ulo ko kasi nga gusto ko yung mga ganitong pare-review ako sa pagpapaganda. Mag-focus muna po ako na mag-aral ng konti. Tapos, maya-maya, mag-e-edit po ako ng vlog na ginawa ko. Kasi nag-a-attempt po nga po ako na not daily vlog. Pero, yung mga moments lang sa mga days ko na mare-record ko, ganyan. So, para may iba naman din akong klaseng content na matatry ko.